malapit na ang Mayo Uno pagdating araw ng manggagawa at mamamayan at magkakaroon po ng malaking protesta. Hindi daw sila namimilit, mga lods. Pakinggan nyo. Sir Elmer Labog, chairperson po ng KMU o Kilusang Mayo Uno. Kayo po eh talagang wala pong puso. And mga lods, naputol po yung ating live dahil po hindi po tayo pinagpala na mabigyan ng mabilis na internet habang tinatalakay po natin itong issue na ito. Pero gagawin ko po na ibahagi ko pa rin po itong video na to. I-upload ko na lang po na hindi po ini-edit para mas mabilis po nating matalakay. Dahil nga po dito sa community pantry po, nalaman po natin ang totoong motibo nitong KMU. Kabilang po nila ang makabayan Black, mga lods, Piston, lahat po na mga kumukontra sa ating gobyerno. Doon pa lang alam na po natin ang totoong motibo. Dahil po dito sa pahayag nitong si Elmer Labog, talaga namang alam natin na puro kontra lang po sila sa ating pamahalaan. Ginagawa po nilang pangontra itong community pantry, hindi po nila lantarang sinasabi nung una. Ang totoong motibo nila ay para po dumalo po sa kanila sa Mayo Uno. Ayan po, pakita ko po sa inyo itong video na to, mga lods, ha. Dito po malalaman ninyo na lantaran na po sila, nanghihikayat at naninira sa ating pamahalaan. Biruin nyo, tumutulong pero may iba palang agenda. Akala naman po nila bulag po tayo sa katotohanan. Lahat po ng mga tao ngayon gising na gising na po sa mga kapalpakan na ginagawa po ng inyong grupo. Kayo-kayo na lang po siguro ang dumalo dyan sa Mayo Uno. Pakita ko po sa inyo yung unang video. Dalawa po itong video na to, mga lods, eh. Yung isa po, wala pa. Ano pa, parang relax pa siya, manginganyo. Pero etong nakikita nyong video clip na to, eto na po. Parang nagra-rally na po siya. Panoorin po natin yung unang video para malaman nyo po ang totoong pakay nila. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayo ma-update sa mga video kong ina-upload. Eto na po, mga lods, panoorin po natin. ...ng puno upang makapagbahag yung buhay man lang, no? Diba? At natin hindi naman talagang permanente ito, pero malaking bagay na makatulong sa kahit isang araw na makalagpas tayo dun sa pagkain natin. Pero mahalaga siguro sa katagalan ay hilingin din natin sa gobyerno na sila ang dapat managot dun sa katapusan ng ating mga kababayan sa pagkain. Una pa lang, gobyerno na po agad ang sinabi po nito ni Sir. Ha? Alam naman po natin na hindi po kasalanan ng pamahalaan kung ano po yung nangyayari sa ating bansa. Meron po silang obligasyon, pero kapag dito po sa sinasabi ninyong dapat sila lang po ang sisihin, hindi naman po yata makatarungan yon. Huwag nyo pong palabasin sa ating kababayan o mamamayang Pilipino na lahat po ng mga problema sa ating bansa, isisisi agad sa gobyerno. Hindi naman po tama yun, di ba? Sa kabuhayan at kawalan ng trabaho. Kaya ito po ay kahit temporaryo, sisikapin po natin na hanggat maaari at meron namang nagbibigay ng donasyon, ay maparating po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng pagkain at iba pang tulong. Kanino po galing yung donasyon? Ha? Ako po, alam ko na po kung kanino po galing yung mga donasyon na yun, eh. Pero kayo na po bahala humusga sa mga sinasabi nitong taong to. Kaya siguro ay panatilihin lang po natin ang distansya, no? Kasi para makapag-observe pa tayo ng mga health protocols at sana po magdarating na Mayo Uno ay masamahan niyo ang mga manggagawa tulad din ng ating pagsasamahan sa mga jeepney drivers. Na, nanghihikayat na po siya sa Mayo Uno. Samahan daw po ang mga jeepney driver. Kasama po dyan yung Piston. Alam ko yung Piston, yan po yung gumagabay sa mga ating mga loading mga driver. Eto na po, mga lods, sa totoong mitihiin nila ang kanilang tunay na pakay para po manghikayat po ng taong sasama sa kanila sa Mayo Uno. Eto na po yung sinasabi ko sa inyo, ha?
na dapat po maging aware po tayo sa lahat po ng mga kilos na ginagawa po ng mga makakaliwang grupo. Huwag po tayo padadala sa konting bigas, konting sardinas, konting noodles. Kapalit naman po nito ay ating kaluluwa. Tuloy pa natin. Pag natapos na itong ECQ ay dapat makabalik na lahat sa kanilang mga trabaho. Kaya po sa darating na Mayo 1, isa sa mayor na higit natin ay pagkakaroon ng tuloy-tuloy na ayuda, no? Pagtiyak sa kabuhayan, trabaho, at pagrespeto sa ating karapatan. Ano po ba hindi nire-respeto sa inyong karapatan? Halos nagrarally na nga po kayo dyan eh. Ang dami niyo po reklamo sa ating pamahalaan, pero ang tagal-tagal na po ng inyong grupo, yan po si Joma Season, ilang taon po yan na gustong kamkamin ang ating bayan, pero hanggang ngayon, wala pa rin naman po silang napapatunayan na sila po ang magiging susi sa pagtanggal ng kahirapan sa ating bansa. Ano po ba talaga ang gusto nyong mangyari? Kayo po ba ang gusto nyong mamuno dito sa ating bansa? Mahiya naman po kayo sa inyong mga balat. Wala na nga kayong naitulong, hindi pa ito tulong na talagang bukal sa inyong kalooban. Gusto nyo lang talaga ay manghikayat ng taong sasama sa inyo dahil wala na kayong pambayad sa mga nagrarally. Gusto nyo magkusang loob yung mga tao. Naku, napaka ano nyo naman po, napakakapal naman po ng inyong mga mukha. At pagalingan, lalong-lalo na yung usapin ng soberanya ngayon ay usapin ng ating dapat higit na ang mga likas na yaman sa ating bansa ay dapat mapunta kay once and abroad. No? Ang Pilipinas ay para sa Pilipino, dapat tayo rin na makinabang sa mga likas na yaman na yan. Ayan po, napunta na po siya sa soberanya ng ating bansa. Gusto niya na pong kontrahin ang bansang China. Akala ko ba community pantry to? Akala ko ba tulong po sa ating mamamayang naghihirap? Pero bakit po ganito? Parang rally na ito. Kulang na lang po dyan stage. Alam niyo po yun? So yun ho ang nilalaman ng ating panawagan sa darating na pandaigdigang araw ng paggawa, Mayo 1. At naway makapagsama-sama tayong Ayan lahat na. Sa pagtutulak ng ating ayuda, ng ating kalusugan, ng libreng bakuna, no? At pabuhayan na pangunahan ng mga manggagawa at mga kababayan natin. Maraming salamat po. At siguro handa na tayong buksan ang ating community pantry. Bago binuksan ang community pantry, nagbigay po siya ng talumpati na maninira sa ating gobyerno. Bago po binuksan ang kanilang community pantry, nang hikayat po muna ng mga tao. Ganyan po sila. Yan po ang talagang may malasakit sa kababayan nating naghihirap. Ganyan po ang ugali nila. Ito pong isang video na ipapakita ko sa inyo mga lods, talagang lantaran po ang panghihikayat itong isang taong ito. Ha? Hindi ko po lubos maisip ba't po nagagawa po nila ito sa kalagitnaan po ng kinakaharap po natin problema sa ating bansa. Ginagawa po nila, ginagamit po nila ang kalam ng sikmura ng ating mga kababayan naghihirap para po makapanghikayat sa darating na Mayo 1. Ganyan po sila kakapal. Hindi ko lang po alam kung ba't nyo, paano nyo na atim na ganito. Magbigay po kayo ng ilang plastic ng bigas. Parang yung ginawa ni Madam Angel Oxin, pang 300 katao lang po pala. Pero kapalit naman po nito ang buhay ni Lolo. Tapos sasabihin po nila, wala po silang ibang hangad kundi ang makatulong, di ba, sa ating mga kababayan na nahihirapan. Pero bakit ganito? Meron pa kayong seremonya bago nyo ipamigay ang inyong mga binibigay na tulong. Di ba? Paano nyo nagagawa ito? Paano, saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para gawin po ninyo ito sa ating mga kababayan? Naghihirap na nga po sila. Ginagawa nyo pa po silang shield sa inyong tunay na mithiin na mangyari. Lalong-lalo na po itong grupo ng KMU o Kilusang Mayo 1. Ha? Ang gusto lang ng laman po pala nila ay manghikayat na sumama po sa kanila ngayong darating na May 1. Panoorin po natin ang video ni Sir na sobrang ang gagaling po talaga magsalita. Ito po, panoorin natin. Paano magagawa dapat?
ibigay ng gobyerno kami from the national budget sa kongreso ang 10,000 pesos per family para po makaraos yung ating mga kababayan na walang trabaho o wala ng trabaho sa ngayon. Doon ka ngayon po, yan natin ang ating kahilingan. Dagdag na 100 pesos para sa mga manggagawang may trabaho. Eto medyo ano to, mga hard na to na level mga lods. Sobrang galit na siya dito. Ano ba to, rally o nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan? Community pantry ba to? Diba? Ang pinag-uusapan, sahod, dagdag sahod na 100, kasalanan ng gobyerno, kung ano nangyayari ngayon, pandemya. Lahat po sinisisi sa gobyerno bago po nila ipamigay yung kanilang tulong mga lods. Ayan. Kinain ang inflation rate ang 100 pesos dahil kahit na pandemya, nagpaasan po ang presyo ng mga bilihin. Saan ka ba naman nakakita ng ano, ng klase ng ganitong sistema? Namamatay sa sakit ang mga kababayan, nagpapaasan pa ang presyo ng bilihin. Ayan mga lods, natatawa po ako dito sa nagbi-video mga lods. Shoutout po sa may-ari po ng video na to ah. Akala po nila, kaanib po nila ito nagbi-video. Pero malalaman nyo po, painggan nyo mabuti ang reaction po ng nagbi-video. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa pagkuha nyo. And then, pag tinanong mo ng gobyerno bakit ganito, wala lang, get mo lang. O, oh, diba? O, oh, diba? So, kaya po, ngayon, syempre po, papalapit na ang Mayo 1. Papalapit na ang Mayo 1 pagdating araw ng manggagawa at mamamayan at magkakaroon po ng malaking protesta. Yan. Para kumprontahin si Duterte sa kanyang mga kapalpakan. Yun. At dito sa inyo, nag-aanyaya kami. Kung gusto ninyong sumama, sumama tayo at bisisin nila natin siya sa bakuna at saka sa ayuda. Kaya hindi po kami namimilit. Hindi daw sila namimilit, mga lods. Painggan nyo. Kami po ay nag-iingganyo yung ating mga kababayan na nais magprotesta. Pero nag-iingganyo lang naman sila, mga lods. Hindi naman po sila namimilit. talaga si Sir. Hindi po sila namimilit, ha. Wala po silang ginagawang sapilitan yan. Hindi po sapilitan yan. Pero nag-iingganyo lang naman. Ayan po, Sir Elmer Labog, chairperson po ng KMU o Kilusang Mayo 1. Kayo po eh talagang wala pong puso. Ito naman pong mga media o mainstream media, pag gantong mga klaseng mga pagbabalita, eh agad-agad po sila. Grabe pong focus nila dyan. Community pantry, pero wala po eh. Para po sa kanila lang mga sariling interest, para sa paninira sa ating pamahalaan. Yan lang po talaga, itong mainstream media. Dyan nyo lang sila maaasahan. Meron pa silang pa-interview-interview. Ayan po, si Lolo in-interview pa, ABS-CBN, CNN. Pero sa mga kagandahang ginagawa ng ating pamahalaan, wala po silang binabalita. Ganyan, yan po kalulupit ang ating mainstream media. Eto pa po, dahil po sa, siyempre, ang Kilusan po ang gumagawa ng ganyang klaseng hakbang, nakabalita po agad, nakasabay-bay po sila. Kahit na po nasa tirik ng araw, eh nandyan po, nakasubaybay po yung mga taong iyan. Ha? Yan po ang kanilang trabaho. Oh, ito pa, Madam Angel, sagutin mo to. Totoo po ba talaga na para sa taong bayan ang inyong ginagawang community pantry? Ha? Bakit po eh parang iba na po yung nagiging ihip ng hangin habang papalapit po yung May 1? Huwag na huwag po kayo magpapakita dyan sa stage ng Kilusan ng Mayo 1. Dahil po kapag nandyan po kayo at nag-isa po kayo dyan, hindi po yun para sa birthday ninyo ang ginanap po ninyong pagbibigay ng tulong o community pantry. Para po yan sa Kilusan. Sinasabi nyo pa po dyan dun sa unang video na kailangan magdistansya. Ayan po ang distansya nila mga lods. Diba? Sobrang lalayo po ng agwat ng kailangan distansya. Oh, ngayon nyo sabihin, Madam Angel at saka lahat po ng gumaganap dyan sa community pantry o bumubuo dyan, Colmenares, at saka yung si Ana Patricia Non, kung totoo po bang para po sa taong bayan ang ginagawa ninyong tulong, di ba? Para sa akin, alam na po namin ang totoo. Pero para po dun sa iba, okay lang naman po natanggapin po ninyo ang binabahagi po nilang tulong. Wala pong problema yan. Pero kapag kayo po ay nakiisa na po dito sa ginanap po nilang protesta sa Mayo 1, ibang usapan na po yan mga lods. Para tinanggap nyo yung isang supot ng bigas at saka ibang dilata at saka mga gulay, kapalit naman ang inyong dangal. Diba?
Yan lang po, wala naman pong problema. Tanggapin nyo tulong. Importante po yan, kailangan po ninyo yan. Pero huwag nyo po ipagpapalit ang dangal ninyo dahil lang po sa kaunting tulong na ibinigay. Para po sirain ang ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang ginagawa po ni Pangulong Duterte eh para po sa ating mga kababayan, para po sa kabutihan ng ating bansa. Hindi nyo po ba nararamdaman ang ginagawa po ng ating pamahalaan? Hindi naman po sila nagkulang, mga lods. Dahil hindi po naman lahat po ay kailangan iasa sa gobyerno. Tama po ba ako? Para po ito, sa taong ito, na sinasabi po niyang kailangan daw pong usigin ang ating pamahalaan dahil napakalaki daw pong pagkukulang, mahiya po kayo sa balat ninyo. Ha? Kung kayo po ay nanghikayat lang dyan, tapos ay magbigay ng isang supot ng bigas, hindi po yun nasa ayos. Wala po sa ayos yung pinagagawa ninyo. Wala na po bang budget para po sa pagsasagawa ng rally? Ha? Yan lang po mga lods. Pasensya na po dahil naputol po yung live kanina. At dito ko na po tatapusin yung aking video. Maraming maraming salamat po. Pakishare po ng video na ito mga lods para malaman po nila na ang totoong motibo ng community country kaya po subulpot na parang kabutihan dahil lang dito sa Mayo 1. Pagtapos itong Mayo 1 na ito, mawawala na rin po itong community country. Yan po ang inyong asahan. Ito po si Peps TV mga lods. Ingat po kayo palagi. Mabuhay and peace.